Magandang balita at makabagong impormasyon, pagpapala at kasaganahan ang hatid sa inyo ng programang On Cue! Ako naman po ang inyong lingkod, Alex Tinsay, kasama ang aking partner, Philip Valerio. Ito ang positive news na kung saan tayo ay magbibigay ng mga balita na magiging inspirasyon at maghahatid ng positibong pananaw. Mga balitang makabago at napapanahon. Mga sitwasyon ng bawat individual na nagiging pagpapala sa bawat isa. Mga pinagpala, narito ang mga trending na balita. Isang Pinoy itinanghal na U.S. Navy Junior Sailor of the Year. Kakaibang gimmick ng LGU para magpabakuna ng COVID-19 vaccine ang mga kabataan sa Paranaque City. Philippine Embassy sa Qatar tinulungang makauwi ang mahigit 200 distressed OFW. Philippine Embassy inaksyonan ang mga problema sa foreign recruitment laban sa mga foreigners sa Amman, Jordan. Pinoy workers pinayagang makabalik empleyo sa Taiwan. Para sa detalye ng mga balita. Pinoy itinanggal na U.S. Navy Junior Sailor of the Year. Ang Filipino-American Petty Officer na si Giancarlo Legaspi ay tinanggal na Junior Sailor of the Year ng Maritime Pre-Positioning Ship Squadron ng United States Navy. Si Legaspi na ngayon ay nakatira sa San Diego ay nagsisilbi sa kanyang role of tracking in the readiness of 14 military sealift command ships that support warfighters from all the U.S. Armed Services. Yes, ang ganda nito, Alex. Alam nyo, pagtungkol sa ship, yung ating mga Navy na yan, yung kanyang responsibility dyan, napaka-importante dahil kapakiwari ko yung warship, siya yung nag-load no, sa barko. Naku, saan ay kailangan ng pag-iingat dahil nandiyan yung mga missile, nandiyan yung mga pandigma na weapons na talagang pipinsala. Yung ganyang responsibilidad talagang maselan po yan. At salamat sa ating bagong masasabi ko bayani na Pilipino na isang sailor, US sailor na pagdating talaga sa sa lahat ng larangan ay tayo po ay namamayagpag. Kaya keep up the good work at saludo po kami sa inyo. God bless po. Hindi lamang yan, Philip. Marami rin sa US Navy na mga officers hanggang sa general at hanggang sa pagiging commander ng aircraft carrier, mga Pinoy. So sila ay dapat na talagang ipagmalaki natin kasi bihira yung nakakarating ng ganung status. Biro mo nilampasan pa yung mga Amerikano, di ba? Kakaibang gimmick ng LGU para magpabakuna ng COVID-19 vaccine ng mga kabataan sa Paranaque City. Mga lootbag na naglalaman ng mga candy, makukulay na maskara sa mukha at mga lobo ay inihanda sa isang lugar ng pagbabakuna sa Paranaque City habang pinalawak ng pamahalaan ang paglulunsad ng mga bakuna para sa COVID-19 sa mga kabataang may edad 5 hanggang 11. Layo nitong maprotektahan ang karamihan ng kabataan. Ang nakakalot dito, Alex, yung mga bata, parang sila nasa fantasy island. Mm-hmm. No, na kung saan ay nakakahalina sa kanila. Kumbaga, hindi nila alam kung ano yung pupuntahan nila, kung ito may bakuna. At nakita ko dahil may mga trapal para hindi rin nila nakikita yung mga binabakunahan sa unahan. Dahil pag nakita nila, matatakot yun. At kagada na ito, after sila mabakunahan, ay may regalo pa. Mm-hmm. Meron pang souvenir, meron pang chocolate, meron pang laruan. Talagang sulit yung pagpunta ng ating mga kabataan. Kaya yung anak ko, siyempre, inobserbahan natin yan. Iyan ba ay safe? Iyan ba ay walang mga side effect? Siyempre, tayo bilang magulang, gusto natin protection sa ating mga mahal sa buhay. Kaya ako po mismo, nakumbinsi ako bilang magulang na isama na rin. Actually, nakaschedule na yung anak ko by next week para siya bakunahan. Tsaka actually, kailangan natin din maging compliant. Kasi sa buong mundo, yan ang na para sa pagluluwag na ekonomiya, no? Tsaka yung sa by way na pinauutang tayo ng mga international banks kasama sa mga requirements yun, kumbaga, yung vaccination rate. Dagdago rin kasi nakaschedule din kami sa aeroplano. Kailangan ng bakuna. May iwan yung anak ko. Kaya requirements talaga yan. Philippine Embassy sa Qatar, tinulungan makauwi may higit 200 distressed OFWs. Tinulungang makauwi ng Philippine Embassy sa Doha
ang may 201 overseas Filipinos, kasama sa mga repatriates ang dalawang pamilya. Mula sa bilang ng mga nakauwi, 185 ang kababaihan, 3 mga bata at may 2 babies. Inasikaso ng Philippine Embassy at ng Philippine Overseas Labor Office ang kanilang immigration requirements. Lumipad ang chartered flight noong February 7 at nakauwi sila ng maluwalhati. Ay kinukomment ko yung ambassador na yan dahil naalala ko yung aking kapatid. Siya ay si pinapabilang dyan sa ganyang na minaltrato ng amo at nagsama-sama sila doon. Alam niyo, alis ang kwento nito, 200 sila doon lahat. At pinatanong ko, ilang taon na sila doon nag-stay? 2 years na, hindi pa nakakauwi. Kasi daw sa mga maraming kadahilanan. Dahil kulang sa pondo ang gobyerno, o iba, dinidinig ba yung kaso. Kaya minabuti ko, binigyan ko ng pamasahe. At nakauwi naman kagad. Pero ito, ang ganda ng ginawa. No? Libre yan eh. Libre. Sabay-sabay pa. Kaya... Tsaka pinakiusap na yan kung ano mang kaso nila, pauwi na, parang gano'n. Oh, magandang kanyang action, mabilis. Kaya saludo ko sa inyo, ambassador po dyan. At saka talagang tayo ay humahanga. Kasi ibig sabihin, yung sariling atin, yung mga OFW, yan ang tunay na pagpaparangal sa OFW, yung pinoprotektahan natin sila. At kung distressed na sila, pauwi na natin sila kasi... Tayo naman ay nakinabang na sa mga remittances nila dito sa Pilipinas eh. So good job sa ating mga Philippine Embassy officials dyan, sa, lalo na sa Jordan. Hindi naman natin masabi sa lahat, no? Karamihan, okay. Pero itong instance na ito sa Jordan, good job sa inyo. Philippine Embassy, inaksyonan din ang mga problema sa foreign recruitment laban sa mga foreigners sa amang Jordan. Pinaalala ng Philippine Embassy sa Jordan sa mga kinatawan ng Association of Jordanian Recruitment Agencies na may mekanismong nakatalaga para maprotektahan at maitaguyod ang karapatan ng mga Filipino workers. Yes, sa totoo lang talaga, yung bumubuhay na ekonomiya natin, lalo itong pandemic, tumaas pa yung ating remittances eh, di ba? Dahil nga walang trabaho yung ating mga kababayan dito, yung talagang nagbigay ng sustento itong ating mga OFW. At siyempre matuturing natin bayani. Sabi mo bagsak ang ekonomiya, pero dahil sa mga bansa naman na hindi naman nagla-lockdown, no? Maraming bansa dyan. Nakusaka ko, mag-lockdown sandali lang, pero tuloy yung kanilang mga trabaho. At siyempre magaganda rin yung mga employer din nila na may puso din na yung mapagbigay din, kaya yung kanilang sustento, nakakatulong pa rin na sa ating ekonomiya at dapat bigyan po natin talaga yan ng importansya yung ating mga kababayan na yan. Sila talaga yung tunay na bayani na may tuturing. Kumbaga, in-emphasize ko lang to, ulitin ko po, bumagsak ang mga ekonomiya, pero still, yung remittances po ng ating mga OFW, yan ang malaking impact o nakatulong sa ating pagbango ng ating ekonomiya. Tama ka dyan, Philip. Kaya naman, yung salitang natin na dapat ay hindi lang basta lip service na, oh, yun sa bayani kayo, tapos pagdating naman dito, hindi naman tinutuwa. So, natutuwa ako dahil ngayon talagang nararamdaman nila yung what they deserve as in terms of yung bang pagtanggap, recognition, at higit sa lahat, yung ayuda. No? Makauwi sila rito na pagdating dito may konting kapital para makapagsimula ng hanap buhay. Pinoy workers pinayagan na makabalik empleyo sa Taiwan. Noong nakaraang taon ay pinatigil ng Taiwan ang pagpasok ng migrant workers sa kanilang bansa para makontrol ang COVID-19 pandemic. Ngunit ngayon ay pinabalik na sila. Isa sa mga apektado noon ng OFW na si Jiho Duha na nakansila pa ang kanyang visa. Subalit ngayon, binuksan na noong February 15 para makapasok na muli ang mga foreign migrant workers kabilang ang mga Pinoy. Niluwagan na kasi ng Taiwan authorities ang kanilang COVID protocol para makapasok ang mga foreigners na mga workers, karamihan ay mga Pilipino. Yes, syempre mga Pilipino, hindi man talaga yan. Lalo sa Taiwan, dahil yung skills niyan, talagang mataas siya. Kumbaga pang international. At syempre, pati bagong buhay na naman, okay, bagong opportunity naman to. At ako naniniwala, yung mga balik, trabaho, marami silang natutunan, lalo itong pandemic nito. Syempre, yung
importante yung kanilang kikitain, yung pagsisave. At the same time, ang advice ko, kailangan ilagak nyo yan, yung mayro bumabalik. No? Hindi isipin, padala ka ng padala, sa pinaubos din yan eh. Diba? Kung kumbaga, yung pinaghirapan nyo, dapat meron pong maiwanan yon pagdating ng panahon na magagamit nyo po para sa dumating may ibang mga ganyang klaseng pandemic, meron tayong makukuha na ng pera. Alam mo, Philip, ako naman ay natutuwa kasi nakikita natin na hindi na dihado ang Pilipino kahit saan bansa. Sila na yung preferred workers. Katunayan, pag pumunta ka sa Middle East, lalo na sa Dubai, pag Pinoy ka, sikat ka. So, parang sa'yo, ikaw na yung ano eh. Kasi nga, naranasan nila, may track record eh. Pag pinagpilian yung ibang mga bansa, no, Pinoy, they always stand out. Kasi ang Pinoy, magaling mag-adjust at saka may diskarte. At sa pakikinig ng mga balita, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Yes, grabe. Siyempre, during na kayo ay nagninegosyo, kalakasan talaga, di ba? Ini-imagine ko yung mga negosyo. Ito yung nasa mga World Trade, di ba? Sa mga events, may mga, yung mga stall. Exhibits, yeah. Okay, siyempre, gaya na sinabi nyo, sobrang busy kayo kasi kayong dalawang kasawa. Eh, regarding naman sa inyo mga anak, paano nyo sila ano, na-manage? Sa sobrang kapisiyan nyo po. Noong time po na nag-start kami, para po kasi naging ang style namin, hindi man po kami, hindi naman po kami Chinese, unless siya po may blood lang po. Pero ang naging setup po namin, parang bahay office po eh. So, si Kunito po, ang yung laging nasa labas kasi siya po yung sales. So, pagkagising sa umaga, ano na siya, dress up na siya kasi kailangan na siya bumiyay sa Makati. Client calls. Balik niyan, gabi na. Pagka may mga setup na kailangan siya doon, usually mag-stay siya sa ano. So, nung time po na yun, ano kami, tulong kami. So, most of the time, ako po yung nasa bahay kasi ako yung nasa production. So, dual responsibility na ako. So, pagdating ng mga anak ko, alaga na. Pero siya po, naka-prepare na siya. Bago siya umalis ng bahay, prepare na yung food namin. Nakaano na ako, baka kukunin ko na lang sa kaldero, iyahaan ko na lang. So, yun po yung naging ano, naging team up namin that time to manage yung mga anak namin. Wow, galing naman na, ha? Talagang ano kayo. Saka, Philip, ano, yun nga, yung naging setup namin ever since we started the business. Bahay namin, itaas, yung ibaba, andun yung business. So, hindi naging mahirap sa amin dahil yung mga anak namin, very masyadong malapit, hindi malayo yung opisina namin. Kaya nasanay na rin kami na bahay, office, yung setup namin. So, sa akin po, ano eh, nakita ko po yung advantage niya na magkakasama kami kasi pag may mga setup kami, noong time na yun, wala naman kami panggala eh. Pero nangyari, nakakarating kami sa ibang-ibang lugar, Palawan, because may business, and then bit-bit ko yung mga anak ko. Business with pleasure. Although, maybe many business other businessmen would disagree doon sa setup namin. Pero sa amin kasi, nag-work naman siya eh. And yung priority namin talaga is for our family na maging intact. Despite the fact na, of course, merong hindi kami nagkakasundo. And as I mentioned, marami nga nagsasabi na mahirap katrabaho ang kapamilya. Eh, para sa amin, I think yun na yung talaga yung tinitibok ng puso namin eh. Yung kaming pamilya ang magkakasama doon sa negosyo. So kasi po, kung titignan ninyo, siya yung nag-start ng business. So parang ang dating sa amin, good starter siya eh. So ako naman po, ako yung the usual, laging maririnig niya, proseso, sistema. So to maintain naman po yung support, yung business. So parang yung pag-tag team namin, parang complete package na mag-start siya ng business and then ako na pong bahala kung paano ko siya itutuloy or i-maintain. So katulad po nung nangyari dun sa Ideas Beyond Limits namin na business. Yes, nag-usap tayo kanina tungkol dun sa mga buhay niyo ay yung values. Pwede bang i-impay sa amin yung values na naratunan ng anak ko rin? So before pandemic po, in-offer ko yung business namin kay Lord kasi that time, parang kahit na pag tinignan nyo, nag-grow yung company, nagkaroon kami ng properties. Pero parang pag chine-check ko yung heart ko, may empty siya eh. May empty na siya eh. So yun yung naramdaman ko that time. So naka-encounter din po ako ng anxiety depression on that. Kasi parang
what's next? Narating ko to, what's next? Ano na? Nagkaroon ako ng family. Mawawala rin naman sila. Mag-aasawa rin. Paano na? So, ang pinaka greatest blessing ko po itong pandemic is yung values talaga. Kasi bago po mag-pandemic, nung in-offer ko kay Lord yung business, nagpadala siya talaga maraming tao na tumulong. So, na-restructure namin yung company. So, for ilang years na nakatayo yung Ideas Beyond Limits, wala po kaming purpose mission. So, survival mode. Nung binigay sa amin yun, we need income. So, kailangan kami magtrabaho. So, that time, kahit Sunday, trabaho. Pag may problema, magdadasal. Pero pag okay na, makakalimutan na magdasal. Pag may time, mag-service. Pag walang time, di magsa-service. So, that time, marami siya challenges pinakita niya. So, yung Sunday talagang give up namin. Hindi kami nag-work na ng Sunday. And then, ito na, dumating na yung time na nabigay sa amin yung opportunity na ayusin namin yung company, na nabuo namin yung purpose mission namin as a company and as a family. So, yun po yung naging stepping stone ko na magtuloy ulit sa buhay, magtuloy ulit kung ano man yung nasimulan namin. So, nagkaroon po kami ng purpose na we are God's channel of blessing that change people's lives for the better. So, yun na rin po kami before, pero hindi lang siya talaga na-formalize, hindi siya nakasulat. So, nangyari, it always triggered the emotion. Yun sa decision namin, it always magbe-base kami sa emotion namin that time. Kung okay, may benta, masaya. Pag wala, ito na, clash na, ganyan, nasisihan na, ganyan. Hindi katulad pag may purpose ka, kahit madapa ka, you have a reason para tumayo ka. Hindi aayaw. Meron kang binabalikan. Para cement, mag-center ka ulit doon sa focus mo, which is our purpose. So yung values po, nakita ko, yun yung pinipilit namin matransfer na. Kasi eventually kami, pwedeng mawala, pero gusto namin yung business o yung purpose na binigay namin sa family will remain. So regardless kung anong business yung gagawin nila, the purpose will remain. So yun yung nakita ko doon sa dalawa ko pong anak itong pandemic. Kasi syempre, alam niyo na, pandemic, basta importante kumita. Pero yun po yung iniiwasan na namin kasi ayaw na namin na magkaroon ng income because may opportunity dahil may kailangan kumita. So yun yung nakita ko sa anak ko, kila Dwayne, kila Stephanie, na they value kung ano yung sinimulan namin. So, kami, yun yung kasalanan na namin na nag-start kami. We compromise. Siyempre, minsan may mga deals na medyo kailangan ng ganito, may under the table or something like that. Yun na yung nawala. And nabigay na test yun sa anak ko, na tinanong ko siya, sabi ko, Dwayne, naintakbo natin yung values natin. Kasi kung babalikan natin, baka sabihin ng empleyado, pag-challenge blessing kayo, pero pagdating ng panahon, wala na, pagka-crucial na ito na. So sabi ng anak ko, Papa, meron ako isang transaksyon, humingi ng cut yung anak ng may-ari mismo ng kausap niya na company. Hindi niya ginaran. So doon pa lang, parang biggest achievement ko na yun na nakita ko sa anak ko na kahit na nakikita niya na numumblema ka sa pera, yung values pa rin. Yun pa rin sa akin. Ako yun yung biggest achievement ko. Matransfer ko sa kanila yung values. Just like any other couple and any other businesses that were hard hit by the pandemic, siyempre lahat yan nakalatag na, pati yung mga, siguro may loans kayo dahil normal naman yan. Was there a time that because the pandemic came and everything was put on hold kasi may lockdown, so on, paralyzed ang operation. Did it ever occur into your mind to give up at some point? At paano nyo, I know, I'm talking now about your faith, at paano ninyo ito naisalba? So, Pastor, marami pong time na talagang as tao, gi-give up ka na talaga eh. And then, especially kung siyempre, nape-pressure na rin si wife. As a wife, I think in most cases naman sa mga babae, kami yung unang nagiging anxious, nag-worry when it comes to finances. So, between the two of us, kasi nasanay po ako, because I was the one handling the sales and marketing, nasanay ako na may pumapasok.
pumapasok na income. And for the past 2 years, zero. As in, zero income, negative pa. To the point na lahat ng resources po namin sa office nagamit na. Sinabi rin ni Pastor Alex na nag-loan na din kami para lang to sustain yung office. So, ito na yung pumapasok na po yung nagkakaroon ako ng fear. So, pag nagkakaroon po ako ng gano'n ng fear, si Dexter at yung dalawa kong anak, at saka yung, actually lima po kami sa Core Valley, saka si Jeff, isa naming partner, sila yung nag-remind sa akin about my faith. So, sinasabi nila sa akin, bakit ka nagtatakot? Di ba, in-offer na natin yung negosyo na yan kay Lord. And, trial lang to, hindi pababayaan ni Lord. Hindi na tayo pababayaan. Because wala namang business ni Lord na pinabayaan. Yeah. And especially yun na in-offer na namin kung ano yung meron kami sa kanya. Yes, hindi kami kasing glamoroso during the hype of our business days. But then, still thankful because for more than 2 years ng COVID, ni isa sa aming apat, wala pong tinamaan ng sakit. We're in good health and nakakakain pa rin po kami more than 3 times a day kung tutuusin. May mga sacrifices because meron ka mga gustong bilhin na hindi mo mabili, di ba? Pero hanggang doon lang eh. Still, magkakasama pa rin po kaming apat na family. Na-enjoy pa rin namin kung ano yung meron kami na place. Meron kami place dito sa Tagaytay. From time to time, may mga pumupunta pa rin sa aming mga kamag-anak, mga friends to join us, di ba? Para ma-relax. So, simple things ngayon, mas na-appreciate. Mas na-appreciate naman. I believe meron kayong bagong magandang development sa inyong negosyo. O bagong nangyayari ngayon, Pastor, yes, yung dun sa Ideas Beyond Limits, yung dun sa advertising company namin, we're down. But then, God is opening new doors for new businesses aside from IBM. So, yun yung ang maganda pa nito because when we started IBL, parang biglaan. Hindi naman kami talagang nag-uusap as husband and wife. Hindi namin pinagpaplanuhan. Unlike now, yung mga pumapasok na mga negosyo, talagang lahat ng decision making, hindi decision lang ni Corito yan eh. Decision lang ni Dexter. Kung hindi, it's a joint decision between husband and wife already. And I think yun yung isa sa pinakamagandang development na nangyayari ngayon sa business. Though it's a, pwedeng masabing it's a startup business, pero I believe, naniniwala ako na hindi yan pababayaan ni Lord, kundi mas palalaguin ni Lord yung mga business na yan because it's a joint force decision between us as husband and wife. So yun po yung pastor yung sinasabi niyo ng test of faith eh. So actually, until today, yung business, marami kang possible na pwede mong gawin business eh. Pero ang tanong lang, kung yun yung business na gusto ni Lord na gawin. Not like before, yung Ideas Beyond Limits, doon niya kami nilink. Yun talaga. Pero kung may, that time, kung may option, hindi ko yun worth it. Pero dahil gift niya yun, natutunan namin, tinuruan niya sa amin. So ito po, during the pandemic, nandun po yung Ideas Beyond Limits. Pero ang pagandahan po, during the pandemic, nadagdagan pa ako ng business. Hindi man talaga maganda yung profit nung tinayo namin. Pero doon namin nasimulan yung El Corito. Nagkaroon kami ng Papa.ph na logistic errands company. Na kung tutusin, parang during the pandemic, parang ano pa bang business sa pwede namin gawin. Pero doon pa kami na-blessed. Kasi yun yung time na nagkaroon kami ng oras para asikasuhin namin yung El Corito, yung chili paste, na matagal nyo ng ingredients. Kami-kami lang naman ang tumitikim yun. Hanggang sa ngayon, na-brand na siya. Dumaan siya sa tamang proseso kung paano gawin yung business startup. Kasi dati, pagka-business, sige, basta tanggap na, basta kumita, gano'n na. So ngayon, ang ginagawa namin is structurize para
by transfer, magka ma-duplicate. Kasi not like before, yung IDSBN limits, discard lang ni Kurito eh. So, pero syempre, ang hirap i-duplicate kasi discard niya yun. Hindi ko man pwedeng yung discard niya, hindi maging discard nung ahente. So, iba yung charm niya, iba naman yung charm ng ano. So, ngayon, nung mas tinuturo sa amin ni Lord, i-structurize mo siya. Kasi kung gusto mo siya i-transfer sa anak mo, at least, may proseso, may sistema. Basta Philip, kanina ay pinag-uusapan natin yung mga mechanics nung business na kung paano sa kanilang pagtutulungan ay na-resolve nila ito no, sa tulong ni God. Pero ngayon, merong mas malalim na isi-share sila. At palagay ko bilang mga mag-asawa, kabilang dito yung the right communication.